Hello guys, it's me, JSD Gaming, and welcome sa ating YouTube channel, JSD Gaming, no? Guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Yan lagi ko sinasabi sa mga nauna kong video, no? So, namiss ko to. Namiss kong magsalita sa mga videos ko, no? Kasi puro quest video yung ginawa natin, itong mga nakaraan. So, panibagong araw, panibagong video, gagawin natin yan dito sa Mirpor. Ibahin lang natin ng konti. Dahil ang gagawin natin is panibagong araw, panibagong Mirpor tips, no? Sa una-una guys, gustong-gusto ko muna magpasalamat sa inyo. Kaya ako nagsalita na rin sa videos ko. Gusto kong magpasalamat ng todo-todo sa mga suportang hatid ng mga nag-subscribe, sa lahat ng sumuporta at susuporta pa. Maraming salamat po. Dahil na-monetize na ating channel, hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat. At para pasalamatan kayo sa mga pagsuporta is chinachallenge ko yung sarili ko sa paggawa ng Mirpor tips daily. Isang araw, isang video tungkol sa mga tips dito sa Mirpor, no? So maraming salamat. Kaya simulan na natin ang ating unang daily tips na gagawin, no? Nandito na rin naman at nagpapa-level ako, no? So ang pag-usapan na natin ngayon is paano ba mabilis magpa-level sa Mirpor. So sabi nila guys, mas mataas daw ang PS mo kaysa sa level mo is mas maganda. Tama, mas maganda at astig din tignan, no? Astig din tignan. Tulad yan, level 68 ako. Tapos level 77k yung PS ko. Pag nakita ng iba yan, uy, lakas naman yan. Diba? Pero guys, isa sa pinagsisihan ko ay ang nag-focus ako sa PS at hindi ako nagpa-level agad. Alam nyo bakit? Kasi ngayon, mataas man ang PS ko, naiwanan naman na ako sa level, hindi pa rin masyado makapalag sa mga high level, no? Kaya ito, ngayon nagpo-focus na ako sa pagpapalevel, no? Kaya level 68 ako, nung level 610 na nga, 2% na lang. So, ito yung tuturo ko sa inyo guys. Paano nga ba mabilis magpa-level sa Mirpor? Unang-una guys, kailangan nyo ng minero. O yan, unang-una yan, lahat. Hindi kayo lalakas kung wala kayong minero. Kailangan nyo ng isang account pa para minero. Isang main, isang minero. Ba't nyo kailangan ng minero? Siyempre, yung minero natin, lahat yan kumikita yan. Sino bang may minero na hindi kumikita, di ba? So, lahat ng kikitain ng minero nyo, kunan nyo yan ng konti. Ibili nyo ito. Ito. Ibili nyo ng magmina kayo ng pambili nito. Itong Sarmatis Mission Scroll, no? Marami kayong makukuha dito ng benefits. At isa dyan, nasa benefits, ang pinag-uusapan natin ngayon yung XP. Makakuha kayo rito ng 10% and 15%, equivalent sa 25% XP, no? Napakalaking tulong yan. Napakalaking tulong. Ngayon naman, kung wala kayong minero, bago lang kayo naglalaro, yung kita ng minero nyo is ayaw nyong galawin. O gusto nyo talaga na susolohin nyo na lang yung kita ng minero nyo. Pwede naman kayo hindi bumili nun. Marami pa rin way para makapagpa-level ng mabilis. Isa na dyan yung pag-collecta nyo ng mga spirits. Dito marami kayo dito makukuha na XP sa mga spirits. No? Katulad nito, kung mga una pa lang kayo naglalaro, eto, madali lang kunin to. Si Battle Knight. Meron siyang Hunting XP Gain 5%. Di ba? Hunting XP Gain 5%. Ngayon, meron naman tayo mga daily summon dito. May mga daily summon dito. Dito. Ayan, may mga daily summon dito. Ito, yung common product. Tapos may summon dito rin sa step up. Yan, sa step up. Mura lang yan. May mga summon dyan. Pag makakuha naman kayo at sinerte na, maaari nyo makuha to. Makonect tayo na ito. Ito, si Red Boot Dog. Oh. 10% XP gain. Si Wild Charge Seahorse.
10% experimentingan, si Green Peach, Ring Ring, 10% din yan. At yung isang wala pa ako, si Oinker Piju, 10% din yan. Ngayon, kung napakaswerte mo naman talaga at talagang pinagpala ng Diyos, talagang dadasal ka araw-araw at gumagawa ka ng matinding ritual, pagbubukas mo ng mga samon-samon, eto at makukuha mo rin to. Yan, hunting XP gain, 15% din yan. Bali, ang spirit na para sa hunting XP gain is 5. Apat na rare, isang common, at isang epic. Meron din dito yan. Bali, pang pito. Ito, nasambayin dito. Ito. Kaya lang, mukhang pangarap na lang natin ito. No? Kasi legendary yan. No? Ngayon, kung meron ka ng epic spirits na ganyan, meron ka na yung isa dyan, o tatlo, o nakumpleto mo na yan, isuot mo lang lagi yan tuwing magmamabing ka kung gusto mo ng XP. Ngayon, meron pang mga item yan. Ito, katulad nito, wala pang item kasi dogo ko. Kadalal ka, kukuha ko lang yan. Meron pa ritong mga isinusuot dyan. Tingnan natin dito sa market, no? Dito natin makikita lahat ng uri, eh. Yan, meron ka dito makukuha. Pag nakakuha ka na ito, na hindi ko na makuha-kuha dahil napakamalas ko. Pero kung ikaw, kung napakaswerte mo at nakakuha ka ng hunting XP boost na to, na Centennial Sables, 4% yan. Nakalagay dyan, cannot equip duplicates, perfect lang yan. Ibig sabihin, bawal kang maglagay ng 2 piraso nyan sa isang pet. Kaya, isang pet, isang piraso nyan. So kung 5 yung pet mo na XP, 20% yan. Kung 4, 16%. Kasi yung spirit mo, magiging 5 lang yan kapag yung portal mo nag-level 10 na eh. Pero kung 4 lang eh, di ba, malaking percent yan. Kung hindi ka naman makakuha yan, at katulad ko, malas katulad ko, ito, nakakuha nito, mabilis lang ito makuha. Maraming nakakuha nito sa secret pick, sa mga mobs, sa secret pick, no? Hunting XP boost, 2% nga lang yan. Ngayon, meron ka ng mga yan. Ano pa bang mga kailangan natin i-consider sa pagpapalevel up? Ito pa, guys. Ito pa. Yung potion. Ito. Advanced Tonic. Epic. XP gain 30%, 8 hours. Saan ko ba nakuha yan? Nakuha ko yan dito sa Clan Expedition. Yung Clan Expedition ko nakuha yan, guys. Ito. Clan Expedition. Ngayon is 4 na yung na-open ng guild namin, no? Clan Expedition, dito ko makukuha yan. Demonic Cult Serum. Basta makisali ka lang doon. Mas malaki yung damage mo sa boss, mas marami kang makukuha niyan. Pero kung normal player ka lang at nakakasali ka lang sa guild, may makukuha ka niyan kada expedition niya na isang piraso. Kaya lang, ang pag-open ng Clan Expedition na to is kailangan ng gold ng clan nyo. Kaya mag-donate din kayo ng gold, no? Nasa donation ng mga members ang paglakas ng isang clan. Ayun, maniwala kayo dyan, guys. Ngayon, sabi yan ni Emperor. Shoutout sa iyo, Emperor, na manager natin sa clan. Kung nag-aayos lahat ng clan natin, no? So, ano pa ba ang kukunan natin ng XP? Ito pa. Ito, itong Advancement Cordial. Potion dito. Nakukuha to sa mga treasure chest. Sa secret pick. Lalo na kapag lucky. Pag nag-trigger yung lucky effect ng pagkukuha mo sa treasure chest. Nakakuha ka nyan. Nakakakuha din yan sa Sarmatis. Dito. Sarmatis. Nakakuha rin yan sa Sarmatis. Tapos, Clan Shop. Nakakuha rin din tayo niyan dito sa Clan Shop. Tingnan natin. Clan Shop. Nakakuha rin yan sa Clan Shop kapag mataas na yung level ng inyong clan. Yung clan na ano ba yung tawag dito? Tingnan natin, no? Clan Management, Clan Tech. Dito. Pag mataas na yung inyong trading depot. Yan. Mas mataas ang trading depot, mas marami kayong mabibili dun sa Clan Shop, no? So, yan. XP yan. 15% 8 hours. 7% 8 hours. Mas mura, mas mababa yung percent. Ngayon,
Paano yan? Paano yan, idol, kung wala naman tayong plan shop? Yung plan namin, bago pa lang. Paano kami makakuha ng potion na yan? Nakaka-craft niyan. Nakaka-craft tayo ng potion na XP. Papakita ko sa inyo kung saan nakaka-craft niyan. So, punta lang muna tayo dito sa Bichon Castle. Bichon Castle. Dito natin makaka-craft yan eh. Dito kay Craftsman. Craftsman won Suyong. So, mag-teleport tayo dyan. Teleport tayo. Dito, mahalaga yung ano, pagga-gather. Mahalaga yung pagga-gather. Tingnan natin ha. Parang kung nasabi mahalaga yung pagga-gather ha. Craft natin. Saan ba yun? Ito. Yan. Makra-craft nyo yan dito kay Jun Chuyong. Ewan ko paano basahin yung pangalan yan. Hirap basahin ano. So, kailangan nyo ng 15 na rare herb leaf. 15 din na reshir, 15 na herb root, at 4 na millennial fruit leaf. Saan nyo ba nakukuha yung millennial fruit leaf? Araw-araw meron kang isa nyan, guys. Sa daily task. Daily task, may nakuha ito pala ako. Sa daily task, kapag pumasok ka ng, yan o, nakita nyan. Secret pick. Secret pick, isa nyan. Kada araw, so isa nyan. So, nakakakuha din yan sa pag-gather dun sa red na plant. Nakakuha rin yan kung swerte tayo, no? So, ano pa bang kailangan natin consider sa pagpapalevel up? Spots. Ayun, map. Saan ba may mga spot sa map na nagpapalevel up na mabilis at maganda yung drop? I suggest, guys, dito, punta tayo dito sa map. Dito, sa mga, ano, labyrinth. Labyrinth, oh, mga labyrinth. Yan, Demon Bull Labyrinth, Landmark. Sa mga ibang labyrinth din, guys, tingnan natin. No? Sa ibang labyrinth din meron yan, alam ko eh. Dito, Landmark, yan. Sa mga labyrinth maps, may mga secret passage dyan. Ngayon, iba-ibang map, iba-ibang secret passage. Yan, makikita nyo, iba-ibang floor. No? So, nagdidepende na yan sa... Nagdidepende na yan sa level nyo. So, hindi ko na iisa-isahin kung anong mga level na kailangan dyan. So, explore nyo na lang ang secret passage. Ang pinapangit lang sa secret passage, guys, is open PK. Pwede sila dyan mag-hostile. Pwede sila dyan mag-carnal. Nagpapatayin ka na hindi sila magiging... hindi sila magiging killer. So, agawan ng spot dyan. So, kung magkakatropa kayo, pwede gusto mag-AFK dyan. Medyo risky kasi baka mamaya AFK yung tulog ka tapos ni-raid ka dyan, sayang yung oras mo, di ba? Sayang yung oras ng AFK mo. So, idol, ano pa bang ibang spot para hindi maya istorbo yung pag-AFK natin sa mobbings para kahit naka-AFK tayo ay nag-experience tayo dahil may mga busy rin naman tayo sa buhay, ano? So, eto guys, punta kayo sa mga common maps. And sa mga low level maps, hindi ko naman sa inaano yung mga low level, no, pero hindi ko na kasi matandaan kung saan ako nagpa-level noon. Pero puro quest yan eh, low levels eh, hanggang level 50 puro quest pa yan eh. Mabilis pa sa quest yung level up, guys. Then kung gusto niyo naman talaga ng talaga mag-AFK kayo sa mga maps, pumili kayo ng lugar na maliit lang. Pumili kayo ng area na maliit lang na maraming mobs na may kasamang boss para maganda rin yung drop. So, isa sa mga halimbawa ko niyan, guys, na kinaadikan ko is kinaadikan kong spot is dito. Nasa Snake Pit, Kulak Province. Eto, guys. Ito ang pinaka-inadikan ko ng spots. So, idol, sabi mo kanina dun sa may boss, di ba? Sabi mo dun sa may boss. Eh, bakit yung minumove mo na yan is wala namang boss dyan, ha? So, papakita ko sa inyo kung bakit, guys, no? Kung bakit ako na-addict dyan sa spot na yan. Mula nang makita ko yan, binalik-balikan ko na yan. So, level 60 yata ako. Level 60 hanggang
level 67 o 66 dito ako sa Preston na to. Ayan, guys, nakikita nyo ba yung gaano kaliit? Yan, oh, kasya nga sa screen natin yung map nyo, di ba? Nakikita nyo ba kung gaano kaliit yung Preston na to? At nakikita nyo ba kung gaano karami ang mobs na yan? Di ba? Masakit yan. Masakit yan sa totoo lang yung mga mobs na yan dahil marami. Pero kung kaya mo na despot, guys, dahil kada respawn, yung AOE mga tira mo is makakakuha ka ng matitira mo yung mga maraming mobs na yan. Maraming mobs, mas maraming spawn. Ibig sabihin, mas maraming loots, mas maraming experience. Di ba? Tama ako? So, dito sa spot pa na to, makikita mo dito, Lodi, wala naman makukuha dyan masyado namin. Nanuts eh. Sinungaling kong map na to, guys. Huwag kayong maniwala dyan. Dahil sa Collapse Ruins, sa pagkaka-experience ko sa buong map na to, dito ka man pumunta sa may mga boss area o dito sa mga wala, marami kang makukuha dito na ito, promotion. Promotion. Marami kang malulis dito na promotion. Yeah. So, medyo hindi ko lang yan pinupokusan ngayon dahil kailangan ko magpa-level dahil mamaya, war. Dahil kailangan pa ng 1%, no? So, yun lang ibig sabihin ko dun, guys, sa maliit na space na maraming mobs. Ito, ito yung ano ko nyan. Ito yung pinaka-example ko nyan. Maraming ganito sa ibang map, guys. Maraming ganyan sa ibang map. Kung makikita nyo lang yung mga ibang map, lalo kahit sa mga low level, yan, no? Diba? Pag-open nyo naman ang map, makikita nyo lang kung maliit lang yung space, diba? Tapos i-check nyo kung maraming mobs dun. Ganun, guys. No? So, ano pa ba? Dito sa portal, Magic Square. Magic Square. Dito meron ditong XP chamber, Magic Square. Piliin niyo lang yung floor na kaya n'yong mag-mobs. Kunwari ako, nasa Magic Square second floor pa din ako, guys. Kasi gusto ko dun sa chamber 3 ng experience. Kasi marami dun yung malalaking mobs. Kaysa pumunta ako dito sa Magic Square third floor, na kaya ko naman, pero hindi ko kaya yung chamber 3 niyan. Ang kaya ko lang dyan is yung chamber 1 na kakaunti yung malaking mobs. Hindi katulad dito sa second floor na 4 yung malaking mobs dyan. Ay, 5. 5 yung malaking mobs dyan na may malaking experience dun sa chamber 3 niyan. Kaya kahit, tapos ang maganda pa nun, low level na siya sa akin, paskill ko siya kawada floor, di ba? So yan, tapos dito secret pick, mataas din ang experience niyan. May drops pa na magaganda, no? So kung sasabihin nyo bakit nagpapa-XP ka dyan sa secret pick o bakit magpapa-XP ka sa Magic Square, so ayun yung topic natin ngayon, no? Experience, no? So dyan makakuha ng mga run experience ngayon. At ito pa, guys, ang isa pang napakahalaga sa pagpapalevel, no? Ito, Vigor Pill. Vigor Pill, nakukuha to sa Daily Task. Daily Task, dito. Daily Task. Dito, may nakukuha rito ng Vigor Pill. Ito. Kapag natapos mo yung Daily Task ng 10 beses, 5 piraso yan, Vigor Pill. May nabibili din yan sa Clan Shop. Vigor Pill, Clan Shop. Saan ba yan? Clan Shop. May nabibili din yan dito. Yan. May nabibili din yan. Clan Shop. Vigor Pill. No? So, yan ang isa rin sa pinakamahalaga na kailangan mo sa pagpapalevel. Halos natatimes 2 yan. Natatimes 2 yan yung experience gain. Wala nga lang dito sa description niya. Pero times 2, para sa akin, parang times 2 experience gain yan, guys. No? Idol, paano kapag na-consume ko na lahat yan? Na-consume ko na lahat yan eh. Tapos, gusto ko mag-try ng iba. Nakapag-AFK na rin ako dun sa maraming mobs. Ano po bang dapat kong gawin para mas mabilis pa XP ko? Eto, guys, katulad nung sa umpisa ng ating video, eto, yung pinepestuhan ko, no? Ganito yung ginagawa ko. Punta tayo dun, teleport tayo dun, no?
teleport tayo dito sa Dipson Labyrinth 4F. Ito, dito. Tulad ng gagawin ko, guys. Ito is na... Ngayon-ngayon ko lang din ginagawa to, guys. Hindi ko masyadong alam to dati. Ang nagsabi lang sa akin ng tips na to at naka-discover ng ginagawang to is ito. Si ano? Si ang pinakamalakas sa aming guild. Si Gen CG. Nakita nyo ba yan? 80k yung power source score niyan, guys. 80k.5. Yan ang pinakamalakas na warrior sa clan namin. At parang sa buong Pilipino yata na ano, dito sa server 101, no? So, siya rin yung dahilan kung bakit ako nagpapalakas araw-araw. Gusto ko siyang patayin. So, siya yung aking inspiration sa game. So, malakas yan, guys. Malakas yan. Siya ang nagsabi sa akin na, one day kasi, nagulat ako sa kanya. Sabi ko, oh, ahit pa ako sa inang level, bakit bigla ka nag-level 69? Bigla ka nag-level 69. Sabi niya, dito, punta ka rito. Tapos, gawin mo tong ginagawa ko. Sabi niya, ganun. So, yun na nga. Ginawa ko na nga. At ito, mabilis na nga yung level ko. So, ngayon guys, marami pala dito. Siguro, nag-request tong Mirage. Nag-request siguro to, kaya punta tayo dun sa ibang map. Nag-request yung Mirage. So, shoutout sa Mirage PH. No? Shoutout sa inyo lahat. Yan yung unang-unang ko nga palang clan. Unang-unang clan ko nga pala yan dito, no? Sa server 101, no? Bago ako lumipat ng Empire. Mirage PH. So, shoutout sa inyo lahat. So, punta tayo dito sa ibang floor. Para makita ko sa inyo yung ibig sabihin ko na ginagawa ko ngayon na mabilis ako magpa-level. So, yan guys. Ang gagawin ko lang dito is punta tayo dito sa katulad ng map na to. So, marami siyang mobs. So, ang gagawin natin is gagawin natin yung katulad ng ginagawa natin dun sa Magic Square. Ilulur lang natin lahat yan. Di ba? Ilulur natin lahat yan. So, warrior ako. At tingin ko is pinakamaganda sa lore is warrior. Yan. Tapos, sabay-sabay mo i-kill yan. Parang nasa Magic Square ka lang. Di ba? Tapos ka na sa Magic Square. Pero, feeling nasa Magic Square ka pa rin. Ganon din kabilis yan, guys. Ganon din kabilis ang XP dito. Tignan nyo yung XP niya, no? 2,100 plus 1,500, di ba? Bali, 3,600 ang XP kada isang kill. Yeah? Yan lang, guys. So, di ko alam kung may nakalimutan ako o may mali akong nasabi sa ating tips, no? Lahat lang ng sinabi ko is yung mga na-experience ko sa game. So, correct me if I'm wrong na lang. Then, comment below na lang, guys. Kung may gusto kayong malaman tungkol dito sa Mirpor, mga tips, kung paano gawin. Yeah? Mga gusto nyong isunod, kinabukasan sa mga tip, no? I-comment nyo dyan para mailagay natin sa listahan ng araw-araw na tips natin, no? So, yun lang, guys. Ang lahat na masasabi ko sa tungkol sa pagpapa-XP. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At shoutout tayo. Shoutout. Unang-unang shoutout muna natin. Araw-araw naman tayo mag-shoutout, kaya ma-shoutout ko na kayo lahat na. So, ang unuunahin ko lang ay eto, guys. Ang ating Empire Clan. Shoutout sa inyo lahat kay ating leaders na si Emperius, si Sir Siegfried, si Parpabillions na scheduler. Yan, napakalupit mag-schedule niyan, mga quest. Eto si Cloud. Ang pinaka-demonyo. Ayan, demonyo nga nakalagay. Si Cloud. Si, ano rin niya, tayan eh. Alam ko yung isa lang si Cloud, saka si Emperor eh. Yung Emperor ng Empire is wala dito ngayon dahil naasikaso niya yung Empire 2. No? Shoutout sa iyo, na manager namin, na si Emperor. Ang pinakamalupit mag-manage ng clan. Si Jobster na dating alay namin na sumali na rin.
sa Empire. Shoutout sa inyo. At syempre, dito kay Gen CD na pinakamalakas sa clan namin. No? Ang aking mentor, Gen CD. Sa shoutout din dito sa ating mga chaperon, si Akamechan, Seji, kay Rapotpot, ang taong pusa, at DR31, at si Levi, na may kasalanan ng lahat. Levi Sport. So, dito rin sa mga members natin, saka sa kung kayo iisa-isahin, araw-araw naman tayo magagawa ng video na ganito. So, guys, muli, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. At yan, magle-level up na nga ako. 0.5 na lang. 0.5 na lang to, guys. So, konti na lang to at makakapag-war na ako mamaya. Pwede na akong makipag-bakbakan sa war. So, guys, maraming maraming salamat. And stay strong. Stay aggressive. Kill all. And be happy. Be happy sa game. Ang importante lang naman is nag-enjoy tayo eh. Enjoy natin yung bawat moment natin sa laro. Dahil as players, is precious sa atin yan. So, maraming maraming salamat and good night and God bless.